Pancho. Kabuhayan. Pagsasaka. Ayan, hello pagkain, hello Pilipinas, hello ulit partner Elaine, magandang gabi. Hello po ulit Sen, ako eto na Senator Kiko, hello sa ating mga tagapakinig, tagapanood at welcome po sa segment na Hello Pagkain. Siyempre kasama si Senator Kiko Pangilinan at gusto nating malaman kung ating yung mga viewers at listeners ay meron na ba silang dinner. Nagsaing na ba kayo? Yung sayo Sen, nasa na yung pagkain mo? Kinakailangan ko pang umuwi at ihahanda ang menu. Ayan. Akala ko mangingisda ka pa sa West Philippines. Ayun, nako, yan ang ating pag-uusapan, yung fishing ban, ang mga naipit sa West Philippine Sea. Ayan. Alam nyo, yan, sige, so anong-ano natin, Elaine? Ito na, Sen, ikaw ay, at may makakausap tayo maya-maya, pero nabanggit ko yung West Philippine Sea. Marami po sa ating mga grupo na mga mangingisda ang nagpahayag, Sen, ng kanilang opinion, reaction na sila po ay hindi magpapatinag at sila po ay mangingisda pa rin dyan po sa West Philippine Sea dahil ang kanila pong iginigiit, yan ay bahagi ng ating exclusive economic zone at sila ay hindi daw po susunod sa China at sila ay susunod lang sa batas ng Pilipinas. Exacto. At kailangan lang ang merong suporta. At sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines ay handa nilang bantayan at tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng ating mga mangingisda. Dahil abang dinadaan lang natin sa biruan, syempre seryoso ito dahil food security ang nakataya dito. Yung pag-ban ng China, talagang unang-una hindi naman sa kanila yan. Exclusive economic zone natin yan. Kaya walang basehan sa international law itong pagbaban na ito at yung kanilang tangkang arestuhin. Yan, illegal din yan sa usapin ng international law. Pero siyempre, gusto nating malaman ang sitwasyon at ano ang tulong, ano ang kailangan ng mga direktang apektado diyan sa ban na yan, ang walang iba kundi ang ating mga mangingisda mismo. At may makakausap tayo, nandiyan na ba sa ating linya ang ang presidente ng mga mangingisda diyan sa may bahagi ng Masinloc sa Zambales, Sen. Si Ginoong Leonardo Quaresma, ang pangulo ng New Masinloc Fishermen Association. Magandang gabi sa inyo, Ginoong Quaresma. Magandang gabi po, sir. Ay, kumusta po? Welcome po sa Rekta Agenda ng Masa. Awa ng Diyos po, ay nasa mabuti naman po tayong kalagayan. Oo, nabanggit niyo sa isang interview na hindi na bago sa inyo yung pagdedeklara ng fishing ban ng China. At ano na ba ang sitwasyon ngayon dyan sa ating mga mangingisda kasama kayo sa Masinloc? Ang kasalukuyan po ngayon ay bagamat katatapos po yung masamang panahon na nangyari po doon sa Bagyong Aghon, ay ngayon po ay natatalaot muli yung ating pong mga kasamang mangisda naman. Kanya lang ay talagang todo, sabi nga po, sa mga nangyayari ngayon ay todo pag-iingat pa rin po. Baka nga naman ay totoong tututuhanin ang mga sinasabing fishing ban. Pero ang totoo po niyan, ang mga kasamaan po natin ay patuloy pa rin naman po sa ating pong mga pangingisda dyan po sa Philippines. Pagka hindi kayo nakakapasok, dahil ang alam ko tinataboy kayo sa mga pagkakataon, hindi po ba? Ano ang epekto nito sa inyong kita, halimbawa? Nung dati hindi kayo tinataboy, ano ang kinikita ninyo sa pangingisda ninyo, halimbawa sa isang buwan? At nung tinataboy na kayo, ano epekto nito sa kinikita ninyo? Dati-dati po ay tagana ang aming pamumuhay, yung mga nag-iskalburo po natin, yung mga kasamang mangisda. Dahil hindi naman po lahat ay nakakarating po sa iskalburo. Kaya naman po, sa mga nag-iskalburo fisherman po natin, ay talagang yung dating tagana, yung palilang pamumuhay, kumikita ng malaki. Pero mula po nung nagsimula ang tensyon po dyan sa baho ni Masinloc,
ay malaki na po talaga yung pagbabago ng kanilang pamumuhay, sapagkat dati-dati, kung titignan natin yung dating porsyento na kumikita sila halos na 20,000 sa loob lamang po ng 3 araw, 4 araw, ay sa ngayon po ay hindi na po ganun. Yung kumikita ng ganun ay kinikita na po nila sa loob na po ng 6 na buwan. Dahil alam niyo po, dati-dati, yung isang linggo na kumikita talaga ng ganung halaga, halos 85% na po yung nawawala sa kailang kinikita sa kasalukuyan. 50, sorry, ilang porsyento? 85 po. Halos 85 na po. So 85% ang bagsak ng inyong kinikita dahil dito sa pagtataboy ng... Sabi ko nga po, ay, yung dati, sabihin na natin 100% na kumikita sila ng 20,000 halos ang kinikita nila sa loob na isang linggo. Yes. Pero sa ngayon, nasa 85% na po ang nawawala sa kanilang kinikita ng kabuhayan nung dati-dati ay tagana pa po at maayos pa yung pangingisda doon sa lugar ng Baho ng Inlog. So dati, 60 to 80,000 isang buwan ang kayang kitain ng ating mga mangingisda. 60 to 80,000 isang buwan. Pero nung tinataboy na, 85% bagsak, ganun. Hindi po, ang ibig ko pong sabihin, nung dati-dati sa loob ng isang linggo, ang kada isang mangingisda na pumupunta po sa Baho ng Masinlok, kumikita ng 20,000 sa yes. isang linggo. Okay, okay. Pero ilang linggo sa lumuluwas sa isang buwan? Eh, dati-dati po kasi ay namamalagi sila doon sa lugar dahil mayroon silang napagsisilpiran. Yes, yes. At namamalagi ng ating mga mangisda, yun na lamang po mga mother boat ang nag-uuwi ng kanilang huli. Ayun. Naabot po sila dati ron ng isang buwan bago sila bago sila bumalik ulit dito sa gilid yung ating pong mga mangisda. Sabi, dahil, yes. Ang mga malalaki mangisda po kasi ay nagdadala ng mga... ano ng mga maliliit natin mga mangisda na sila yung nanghuhuli doon sa loob ng Baho ng Masinlok. At yung carrier lang po yung bumabalik tuwing 3 araw, nakakapulo na po sila ng kanilang bangka nung tagana pa. Pero ngayon yung isang mother boat po ngayon halos 2 linggo na halos hindi pa po mapuno yung kanilang bangka. Kung minsan, isa't kalahating tonelada sa loob ng 1 linggo ng kanilang pangingisda. Okay. Ginoong Kuwaresma, isang tanong pa. Ano ang nais niyong mensahe sa Armed Forces, sa Navy at sa ating gobyerno dito sa usapin na ito, yung fishing ban at yung kapakanan ninyo? Ang totoo naman po yan, ayun nga po ang pagkakasabi ko na hindi po namin kinikilala yan, yung sinasabi nilang fishing ban na yan, dahil sa wala naman silang karapatan na magsagawa ng anumang batas nila dito po sa loob ng ating exclusive economic zone. Kaya ang masasabi ko po sa ating Philippine Coast Guard ay nananawagan po kami na paigtingin pa po yung kanilang pagpapatrulya dahil sa simula po nung administrasyon po ng Marcos ay di po lamang po kami nakatama ng kanilang pagsuporta po sa amin bilang mga mangisda. Kaya nawa ay paigtingin po yung kanilang pagpapatrulya pa. Dagdagan pa sana yung ating pong mga sakyang pangdagat para po sa pagpapatrulya para naman po ay malalayan po nila kaming mga mangingisda dito po sa West Philippine Sea. Elaine. Alright, Canards, maraming salamat po. At nung nakaraan po, nung nakausap namin kayo po rito, ang inyo pong grupo, binigyang diin nyo po na kayo ay lalaban. Kung sakasakali man po, na kayo ay magit-git o kung kayo man po ay malalagay sa alanganin habang nangingisda dyan sa may West Philippine Sea. Opo. Kasi po, ay hindi naman po tayo, sabi ko nga po, hindi naman po tayo lumalabag sa ating pong tuntunin ng ating batas. At tayo naman po, ay sabi ko nga, may takot din po tayo sa Diyos. Tayo po ay nasa kanta ng Kristyanismo at may takot po tayo sa Diyos. Pero kung sila ay wala po silang takot sa Diyos, na gumawa sila ng mga ganitong pambubuli sa ating pong mga mangisda, ay siguro naman, hindi naman po siguro naman ay pagtanggol po natin yung ating sarili para po lumaban sa ating karapatan. At all out ang suporta namin sa inyo dyan, ang Ginoong Leonardo Kuwaresma. Maraming salamat. Mabuhay ang inyong organisasyon at ang ating mga mangingisda dyan sa Masinlok, dyan sa Zambales. Magandang gabi at maraming salamat. Mag-iingat kayo. Panalangin po namin ang kaligtasan ninyo lagi. Maraming salamat din po sa inyo, sir.
Thank you. Ayan. Maraming salamat. God bless Canards. Ayan, ingat po kayo dyan. Naku, grabe tong issue na to, San Kiko. Ano, naririnig ko yung kanilang sinasabi, naririnig natin. Ang bigat sa puso, mabigat sa pakiramdam na yung ating mga kababayan, etong pangunahing kabuhayan nila, tapos ganito pa yung mangyayari. At sa kamay ng mga dayuhan. Tama ka dyan, San. Di ba nakakagigil? Talagang gigil kaya, na gigil. Kaya ang panawagan din natin, salamat sa Coast Guard. Paigtingin pa natin ang ating presensya dyan. Protektahan natin ang ating mangingisda. Okay. Atin yan. Huwag tayong pasisiil. Yes, tama San Kiko. At maraming salamat po sa inyo sa patuloy na paglaban. Hindi lang para sa ating mga magsasaka, kundi para rin para sa ating mga kababayang mga mangingisda. Nako, para sa ating mga kababayan na Elaine at sa ating mga nakikinig, patuloy tayong lalaban. At nako, ang dami nating mga issue pinag-usapan. Sabi nga dito sa comment section sa ating YouTube channel, very informative program, kompletos Ricardo. Sana daw tumakbong senador muli si Senator Kiko Bam at Attorney Chell. Joke, no? Pero bago po matapos ang mainit-init natin mga usapan dito ngayong gabi, eto na po ang inihintay ng ating mga kababayan. Ang mga nanalo sa ating mga pamigay na baon ni Senator Bam Aquino ngayong gabi. Yes, Elaine, alam nyo po, meron tayong 10 winners na nakasagot sa ating question of the week. Ano ang award-giving body na nagbigay parangal sa mga pelikulang Pilipino kada taon? Ang buong ibig sabihin po ay Filipino Academy of Movie Awards. Movie Arts? Kaya mo yan, say. Movie Arts and Science Award or FAMAS. Ayun, FAMAS! Ayun! So, ilalain ang ating 10 winners. Babasahin ko mga names po ninyo. Si Nolsen Noelson Castro ng San Carlos City, Mary Rose Buhatin Tering ng Masbate, Alex Ulgado ng Cavite, Minda Blanco ng Tarlac, Renz Revilla ng Montalban, Ronald Tumbaga ng Olongapo, Archie Valencia ng Zamboanga, Opaline Carrasco Rodriguez ng Paranaque, Mary Grace Victoriano ng Bulacan at si Eliza De La Cruz ng Quezon City. Maraming salamat and congratulations po sa inyo. Congratulations! Pero hindi pa tapos ang ating pamimigay ng papremyo dahil si San Kiko ay meron ding papamigay na mass flex utensil set at die-cast cookware. Sino ang winner natin, San Kiko? Tama yan! Ang tanong at ang winner. Ang winner ay... Ay, sagot muna, Sen. Sagot muna. Ang tanong po natin, ano ang paborito nating isda na kapangalan ng isang bayani at natatagpuan yung isda sa West Philippine Sea? Sa West Philippine Sea lang ba yan? O, at sa iba pang mga lugar. At paulit-ulit ang kanyang pangalan. Ang sagot. Lapla. Ay, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Ayan. And hello pagkain, hello giveaway winner ay si Ivan D. Ongko Tumpak. Yan, congratulations. Meron na siyang pangluto ng kanyang Lapu-Lapu. Ano sinabi ni Dadjo? Oh, Dadjo. I-ready niyo sarili niyo. Anong sinabi ni Magellan nung siya ay tinira ni Lapu-Lapu at tinamaan? Ano sabi niya? Ano? Escabeche. Yeah, okay na sana po. Okay na sana. Pwede bang umuwi na? Wala na extra. Hindi ba Kastila yung escabeche? Escabeche. Escabeche. Ulam ang alam ko eh. Ano ba yun? Hindi nila na-gets. Hindi ko na-gets. Kasi nga eh, Lapu-Lapu. Niluluto niya. Oh, I get it. Escabeche. Bago pa tayo. Bago pa tayo maging... Well, good night mga kaibigan. Bago pa tayo tuluyang ma-slow ngayong gabi, congratulations po sa mga mapalad na nanalo ng pabaon ni Senator Bam and of course sa Mass Flex cookware galing kay Senator Kiko at naubusan ako na. Lumipas na naman po ang isang gabi na puno-puno po ng mga impormasyon, balita, talakayan ng mga dapat niyo pong malaman ng mga nangyayari sa ating bansa at mga diskusyon po na talaga naman dapat ay atin pong pinakikialaman at dapat tayo ay may alam. Kaya naman po kami ngayon ay magpapaalam na. At bago tayo magpaalam, mayroon naman po tayo dito mga medyo pa-sweet-sweet na mga pabaon sa ating mga viewers at listeners. Pakiligin nga muna natin sila sa ating mga pick-up lines bago tayo magpaalam. Yeah. Ito muna ang aking pick-up line. West Philippine Sea ka ba?
Tanungin niyo naman ako bakit. Bakit? 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 Kasi kahit itanggi ka ng iba, alam kong sa sarili kong akin ka. Wow! Hey, DZRH! Asan na Kiko? Ikaw naman. Ito para sa misis ko habang dahil namimiss ko na siya, nasa abroad. Oo nga. Sweetheart, West Philippine Sea ka ba? Bakit? Bakit? Dahil ipaglalabang kita. Yeah! Okay, magkita po tayo sa susunod na Sabado para sa agenda ng ating sakahan. Muli, ako po si Kiko Pangilinan. Maayong gabi at maayong gabi po. Attorney Chel, may baon ka, syempre. Ah, syempre naman. Mm-hmm. West Philippine Sea ka ba? Bakit? Kasi kahit LDR tayo, loves pa rin kita. Yo! Puro loves pala to eh. Send bam! Oh, ito na. West Philippine Sea ka ba? Bakit? Kahit maraming umaangkin sa'yo, akin ka lang. Yun! iba yun ah. Iba ba? Yung word na akin eh, parang medyo may diin kasi. May pagnanasa. Totoo naman eh. Pagnanasa natin yan sa sarili dahil natin. Yes, dahil atin yan. Yeah. Atin! At dahil dyan, mapapaalam na po talaga kami. Samahan niyo po kami hanggang sa susunod na Sabado po, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi para po pag-usapan ang mga bagay na importante dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Dito po yan sa ating programang Rekta! Agenda ng Masa! Yeah! Rekta!